Magandang hapon, ito naman ang latest para sa ating binabantay na bagyo na si Tropical Depression Florita ngayong August 21, 2022, araw ng Linggo. Ito ang binabantayan nating bagyo na Tropical Depression na si Florita ay huling namataan kanina alas 4 ng hapon na nasa 540 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Papapansin natin na ang kanyang maximum wind ay tumaas. Ngayon ay nasa 55 kilometers per hour na siya at may pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Bumagalaw pa west-southwest na may bilis na 15 kilometers per hour. Medyo bumagal siya compared sa kanina. Ito naman ang initial position niya kaninang alas 2 ng hapon. And then kung mapapansin natin, itong orange na bilog, dito po yung malalakas na hangin, pwedeng 39 kilometers per hour o mas mataas pa. And also kung mapapansin din natin itong kulay white na area, ito po ang tinatawag natin na cone of probability. So ibig sabihin, although ito po yung forecast position natin, maaari pa siyang gumalaw or pwede pa siyang mag-move within the cone of probability. So after 24 hours, siya ay nasa 335 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. Kung mapapansin din natin, siya ay lumakas from being a tropical depression, naging tropical storm na siya. Then after 48 hours naman, papansin natin siya ay nasa coastal waters ng Peña Blanca, Cagayan. Then after 72 hours, siya ay nasa 215 kilometers west ng Calayan, Cagayan. Then after 96 hours, mapapansin natin nakalabas na siya sa Philippine Area of Responsibility na nasa may 620 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. And pagdating ng after 120 hours, siya ay hihina, magiging isang low pressure area na lang na nasa layong 1,065 kilometers northwest ng extreme northern Luzon, sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Ito namang area na mga to, ito yung may mga nagtaas tayo ng signal number 1 kung saan meron tayong 36 hours na lead time. So, ang mga nakataas ang signal number 1 ay sa northern portion ng Aurora, sa Disalag, then sa eastern portion naman ng Isabela, sa Dinapige, Palanan, Divalacan, Moconacon, San Pablo, Cabagan, Timawini, Ilagan City, San Mariano, at eastern portion ng Cagayan, Peña Blanca at Bagao. Ano bang inaasahan natin? Para sa heavy rainfall, bukas ng early morning hanggang hapon, asahan natin ang mahina hanggang sa katamtaman na pag-ulan na may paminsan-minsan na malakas na ulan sa Cagayan, Isabela, Batanes at Aurora. Pagdating naman bukas ng gabi hanggang sa Tuesday evening, asahan natin ang malakas hanggang sa intense na pag-ulan na may paminsan-minsan torrential rains sa Batanes, Cagayan, Isabela, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Samantalang mahina hanggang sa katamtama na ulan naman na may paminsan-minsan na malakas na ulan sa Central Luzon at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. So, under these conditions, kalat-kalat hanggang sa widespread ang flooding including flash flood at mga rain-induced landslide. So, ang ating mga kababayan na nakatira sa mga binabahang lugar at landslide-prone areas, inaabisuhan natin na mag-ingat at makinig sa ating mga DRR officers. Para naman sa mga areas na nakataas ang signal number 1, asahan natin ang malalakas na hangin at maaari nga tayo magtaas ng signal number 2 sa mga localities na nasa eastern section ng Northern Luzon, maaaring bukas ng umaga. Para naman sa coastal waters, katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. So ang ating mga kababayan na may mga maliliit na sasakyang pandagat ay hindi natin ina-advise na pumalaot. Samantalang ating mga mandalayag naman ay inaabisuhan naman natin ng iba yung pag-iingat at kung maaari ay iwasan yung mga lugar na to, yung mga nasa eastern seaboards ng Luzon. Para naman sa track at intensity, itong si Florita, inaasahan natin na
magmo-move siya generally west-southwestward sa susunod na 12 hours before turning pa westward by tomorrow morning. Then pagdating naman ng Tuesday, northwestward naman ang inaasahan nating pagkilos niya. Inaasahan din natin na maglandfall siya in the vicinity of Cagayan o sa hilagang parte ng Isabela by Tuesday morning or afternoon. At inaasahan din natin siya mag-move pa west, north, westward at magkocross nga siya, dadaan siya sa ilang provinces sa hilagang bahagi ng Luzon bago siya lumabas sa ating landmass. Mapansin natin, pag bago siya dumaan sa ating landmass, siya ay isa nanganganap na tropical storm. Ayun nga po, inaasahan natin magiging tropical storm siya by tomorrow morning or sa hapon at may peak intensity ito na maaaring umabot sa 75 kilometers per hour bago nga siya maglandfall by Tuesday morning or afternoon. Although inaasahan nating bahagya siyang hihina, mananatili pa rin siya sa tropical storm category. At yan naman ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. At i-follow ang aming Facebook page at Twitter channel para sa latest update sa aming mga tukol kay Florita. And sa mga rainfall at thunderstorm advisory, mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report, at bisitahin ang aming website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ako po si Veronica Torres, nag-uulat.